Kayo po ay sinita yung grupo nila Ma'am Rianzales sa kanilang pangangampanya. Hindi po. Hindi po, Your Honor. Ah, hindi totoo yun. Nang kami po ay namimigay na ng flyers dun sa May Iskinita, papunta dun sa Purok Magaling. Bigla pong may dumating na 7 armado. Lahat po ay nakabonet. Kami po ay kinasahan ng mga Armalite. Ano pong masasabi nyo doon po sa salaysay ni Ma'am Renaline? Yun po ay ako po'y nangangampanya po nung araw na yun. Ako'y nakamotor po na dahan-dahan. Sino po yung tinawagan nyo sa telepono? Wala po akong tinatawagan po. Wala. Opo. This body will shorten your contempt that was issued by this committee. Go ahead. Maraming salamat po, Your Honor. Yung pinaka-reason ko naman po ay makikipag-cooperate naman po ako dito sa committee na ito sa abot po ng aking nalalaman. Aralan. Opo. Ano pong school? Ranzuan po. Integrated school po. Ah, okay. So kayo po ay parehas na taga Ranzuan. Medyo exciting po ang barangay ninyo ngayon, ano? Ang daming pangyayari sa barangay ninyo. Hindi naman kayo naka-experience na nilooban ng bahay ninyo. Hindi naman po, Your Honor. Nabanggit po ang inyong mga pangalan, Ma'am Raquel. Dahil nung nakaraang halalang barangay, pwede mo bang mailarawan sa amin kung ano ang ginagawa nyo at responsibilidad nyo at tungkulin nyo ng panong halalan pa barangay? Ang natatandaan ko po, Your Honor, ay noong October 28, Sabado po yun, ako po nagpapahinga sa aming bahay. Tapos po, inakit ko po yung aking asawa. Para po ako ay, kasi naisipan ko pong makipag-birthdayhan po baga sa aking kamag-anak. Ngayon po sabi ko sa aking asawa, sawa ko ipag-drive mo at ako naman hindi po marunong mag-motor. Ay, ang ginawa po, ay di kami po naman ay nagpunta po kami doon sa Purok Magaling din po yun. Tapos po, nung pong ako po'y dumating, kami pong dumating mag-asawa, siya pong dating din po nung grupo po ni na Armando Paderon po. Tapos po, ay di, lumampas na po sila at napasulip lang po naman ako. Tapos po, ay sila po'y nangampay niya na. Tapos wala po kami na ano lang. So, wala kayong face-to-face opportunity na makakilala, magbatian, mag-usap? Ay, hindi po. Kasi po sila po busy din pangangampay niya po noon. Nangangamay po sila sa barangay po. Doon po ng time na yun. Kasi nung doon po sa salaysay na binanggit po dito sa committee, kayo po ay sinita yung grupo nila Ma'am Rianzales sa kanilang pangangampanya. Hindi po. Hindi po, Your Honor. Ah, hindi totoo yun. So, therefore, Ma'am Rianzales, pwede nyo po bang iulit sa committee nito yung nilalaman ng iyong salaysay? October 28 po, humigit ko mulang. Alas 4 ng hapon, 2023. Kami po ay sumakay sa tricycle papuntang Purok Magaling. Para kami po ng kampo ni Kapitan Armando Paderon ay mamigay ng flyers. Pagbaba po namin ng tricycle dun sa Purok Magaling, napansin ko po si Raul Suryano na ngayon po ay barangay captain ng aming barangay. Sakay po siya dun sa motorsiklo niya. Mabagal po yung takbo ng kanyang motor habang yung kanang kamay niya po ay nakaganon sa kanyang tainga. Na may kausap po na sinabi niya na narinig ko, "Oh, bilisan niyo dito sa Ranzuan. Bilisan niyo."
Pagkatapos po nung marinig ko yung sinabi ni Kapitan Raul Soriano, umuwi na po siya papunta dun sa Purok Masagana. Nang kami po ay namimigay na ng flyers dun sa May Iskinita, papunta dun sa Purok Magaling, bigla pong may dumating na pitong armado. Lahat po ay nakabonet. Kami po ay kinasahan ng mga Armalite. Pagkatapos po nun, mga 5 minuto ang lumipas, lumabas po kami dun sa basketball court ng Purok Magaling. Nakita ko po yung mag-asawa ni Raquel Tapar. Sila po ay nakangisi sa amin na kami daw po ay namamayad. Ako po ay sumagot, hindi kami namamayad, kami ay namimigay lang ng flyers. Yun lang po, tapos kami po ay umuwi na. Pero nakangisi pa rin po si Raquel Tapar. So, na kinoconfirm niyo po Ma'am Tapar na nakita po kayo? Totally, hindi ko po siya nakita nung time na yun. Kasi siya po ay, bali, hindi naman po sabay-sabay po ang lakad ng grupo po nila. E bali po, baga mayroon nasa likod. Kaya hindi ko po siya napansin, sa totoo lamang po. Oh, sige, okay. Anyway, Kapitan, nabanggit din po yung pangalan ninyo. In fact, hindi lang ngayon nabanggit yung pangalan ninyo, pati nung mga PNP officials, nabanggit din po yung pangalan nyo. Ano pong masasabi nyo doon po sa salaysay ni Ma'am Renalyn? Yun po ay ako po'y nangangampanya po nung araw na yun. Ako'y nakamotor po na daan-daan. Sino po yung tinawagan nyo sa telepono? Wala po akong tinatawagan po. Wala? Opo. Wala po. So nagkataon lang na pagkatapos nyo pong di umanong walang tawagan. Wala. Ako'y umalis na rin po. Umalis na rin kayo? Opo. Okay. Umalis na rin po ako. Wala po akong malalang tinawagan po. Okay. Sige po. Mr. Chair, may oras pa ba ako? Actually, I was about to cut you because we are really, late na po tayo for the two issues that we have to tackle. And this, Mr. Chair, pwede na lang natin imbitahan sila ulit sa susunod? Yes, we will be inviting them over again in the next hearing. There are those resource speakers who have not been asked questions as well. And we apologize to the others who have not been questioned by the members of this committee. But nevertheless, we will be asking them to be present again on the next hearing with our apology na hindi po kayo natanong. Yes, but, and Mr. Chair also, can I also ask from the COMSEC kung ano po naging status nung subpoena natin doon sa kay Christian Rago at sa kay... ano yung ba yung yes, pangalan? We have issued Showcase order, subpoena. And the PNP have served it at least thrice already, but they have attempted to show the subpoena to the members of the family of the two resource speakers who have been invited in this committee. Unfortunately, it was not accepted by the family. And at the same time, they refuse to accept those subpoena that they have issued. That's the status. Pag mga ganong status, Mr. Chair, what other options are presented to us? Because they are vital to the yes. We can ask the PNP to look for these people, no? And normally, ang ginagawa po natin dyan ay in-order natin ang Sergeant at Arms to implement the subpoena that we have ordered. And relentlessly, we will do that with the help of the PNP. If a motion is required, Mr. Chair, so moved. I think the motion is not necessary anymore because the Sergeant at Arms and the Regional Director and the officers of the PNP are doing their so therefore, can I kindly request that the PNP, NBI, and all agencies concerned be seek assistance
Sergeant of Arms in implementing the subpoena against those two individuals? Yes, Congressman J.J. Suarez. So we will be asking the Sergeant at Arms to do everything they can in order to find out these personalities, considering that this honorable committee have already issued a subpoena to this people. So accordingly, the regional director have to comply with this order. That will be a existing order that they have to comply with. Okay. All right. So with that, Congressman. Last point, Mr. Chair. Okay. The status of Colonel Reyes. So he had a pending appeal to shorten the period of his detention under our custody. What is the pleasure of the body? Because meron pong sulat ang si Colonel Reyes with regards to the will the body allow to let the Colonel Reyes to speak for a few minutes? Are you going to allow it, or are we going to decide on the appeal? We should, at least in the spirit of fairness, give him an opportunity to speak, Mr. Chair. Okay. So, Colonel Reyes, you have written us a letter. So, informing us your intention to shorten your stay in this Congress. And before the body will decide on your fate, can you kindly state your reasons why this body will shorten your contempt contempt that was issued by this committee? Go ahead. Maraming salamat po, Your Honor. Yung pinaka-reason ko naman po ay makikipag-cooperate naman po ako dito sa committee na ito sa abot po ng aking nalalaman. Is that it? Your explanation? Yes, because sir, you have written me a long letter. Can you kindly, that's already the executive summary of your long written explanation? Yes, sir. Kasi yun naman po, sir, talaga yung totoo na ikinocooperate ko po sa inyo, sir. Yun po yung totoo nangyari, sir. Okay. 1 minute suspension. Session. Hearing resume. Since former COP of Lucena is willing to cooperate with this committee, I will be suspending this hearing for a while to give you a chance to give us your narration of what really transpired. So with that, we will be suspending this hearing for a while to give chance to Colonel Reyes. Hearing suspended.